Sa linggo pong ito, iiwan po muna namin ni Father Nono ang aming diskusyon sa isyu ng RH Bill para mabigyang pansin ang ilang tanong na pinadala po sa atin ng ating mga televiewers. Ang tanong po na ito ay galing kay Elmer Bagyoro. Ito po ang kanyang tanong. Can a true Christian be pro-population control or RH Bill? Okay. Parang maikli ho yung tanong ni Elmer, no? Pero parang buong mundo na ang saklaw ng tanong na ito. Para ho maging makabuluhan ang pagsagot ko sa tanong na ito, una po, aking aanyayahan ang ating manonood. Kung kayo po ay mayroong kakayahan, pakikuha ho ng kopya noong proposed RH or PH, no? Yung Parenthood Responsible Parenthood, RP pala, RP Bill, no? Para po maalam natin ano ba ang sinasabi noong bill na yun at kung ito ay tumutugma sa ating paniniwala bilang Kristiyano. Ayaw po nating basta-basta lang tayo nagre-react nang hindi naman natin din pinag-aaralan kung ano yung kanilang ipinapanukala. Ikalawa po, atin din pong pag-aralan ang mga sinasabi hindi lamang ng ating Biblia at ng turo ng simbahan, kundi pati rin po ng mga scientists, ng mga doktor, pati ng mga economists, lalo na po yaong mga nagsasabi na batay sa kanilang pag-aaral ay merong mga provision ang panukalang RH or RP Bill na mukhang questionable. Hindi lamang dahil sa paglabag nito sa turo ng Biblia o ng simbahan, kundi ayon na rin sa mga nakikita ng siyensya. Okay. Ngayon po, after that premise, ito po ang aking sasabihin. No po. Bilang isang Kristiyano, una po sa lahat, tayo ay naniniwala sa kabanalan ng buhay dahil ang buhay ay galing sa Diyos. Hindi po tayo ang nagpo-produce o gumagawa ng buhay, kaya hindi po tayo papayag sa kahit na anong pagkilos o panukala na kikitil sa buhay. Mula sa kanyang pagsisimula sa fertilization hanggang sa natural na kamatayan. Yan po ay hindi po pwedeng sang-ayunan ng isang Kristiyano. Ikalawa po, naniniwala tayo na ang buhay at ang katawan ng tao, ang buong pagkatao ay nilalang ng Diyos. Kaya po, hindi tayo po pwedeng sumang-ayon sa kahit na anong panukala na makakasira sa tao, sa kalusugan ng tao, sa katawan ng tao, kahit na ito ay sinasabi na makakaprotekta. Kailangan hong pag-aralan. Baka mamaya, sabi protection, yung pala naman ay merong mga masasamang magiging epekto sa katawan, lalo na po katawan ng babae at katawan ng bata. Ikatlo po, naniniwala po tayo na ang bahagi ng biyaya ng Diyos ay ang pag-aasawa. At doon po sa loob ng pag-aasawa, kanilang pagmamahalan ay may kasamang pagbibigay buhay. At sa kanilang pagmamahalan at pagbibigay buhay, sila ay nakikiisa sa kabanalan ng Diyos na nagbibigay buhay at Diyos ng pag-ibig. Kaya sagrado ang sexualidad sa loob ng pag-aasawa. Ang mga panukala na maaaring makasira sa sexuality dahil ipopromote nito ang maling paggamit ng sexuality outside of committed love in marriage, yan po ay hindi po pwedeng sang-ayunan ng isang Kristiyano. Ikaapat po, bilang mga mag-asawa na nakikiisa sa misyon ng Diyos, may responsibilidad ang mag-asawa na tingnan ano in generosity, ilang anak ang aming maibibigay sa mundo at sa simbahan. Generosity. Pero kasama po nun ay ang responsibilidad na kaya naming palakihin at arugain
Ho, kaya hindi po totoo yung sinasabi nila na ang simbahan nagtuturo na, sige lang, mag-anak lang kayo na mag-anak kahit na hindi nyo kayang palakihin. Hindi po. Ang tinuturo ng simbahan ay be generous. Kaya ang anumang panukala na hindi isinusulong ang generosity, sa halip, tinuturuan ang mag-asawa na maging selfish. No? Yan po ay hindi natin sasang-ayunan. At panghuli, hindi ho sinasabi kung dito natatapos, para lang po sa portion na ito. Ang panghuli po ay binigyan ng Diyos ang ating katawan ng natural na mga ritmo. No? Lalo na po ang katawan ng babae. May itinakda ang nature kung kailan fertile at infertile. Kaya sa paggalang po sa katawan at sa nature, makikita ng mag-asawa kung kailan yung itinakda ng Diyos na panahon na sa kanilang pagtatalik ay hindi talaga magkakaanak. At ano naman yung kung generous sila, gustong magkaanak, ano yung mga oras na pwede sila magtalik para magkaanak. Ang dami nga ho diyang gustong magkaanak. No? Napakarami. Ngayon po, dahil dyan, tayo ay tumututol doon sa tinatawag na artificial, na contraception, na kinokontra ang pagbubuntis ng hindi ginagalang ang natural na pamamaraan na binigay naman ng Diyos. At meron pa nga pong ibang contraceptive means na artificial na mukhang talagang abortifacient o nagpapalaglag. Yan po ang ilang mga bagay, no, na hindi po pwedeng sang-ayunan ng isang Kristiyano.